Before, medyo may kamahalan po yung mga tinatawag na mga cavitation procedures or yung mga RF. Now, ano naman na eh. Siyempre, because of competition, lahat nag... Ano tong cavitation and RF okay. na pagpapayat? Ang cavitation, okay. So, it delivers ultrasonic waves, no? Ito po, medyo masakit to sa tenga eh. Ganoon, habang ginagawa ka. These waves increase the size of the fat cell. So, matataka ka, doktora, tama ba? Increase. Eh, gusto mo nga lumiit. So, i-increase niya yan. Increase siya ng increase because of these waves until such time na distended na yung wall ng fat cells. Puputok siya. Kaya, napakabilis. Iihi mo lang kung ano yung na-heat, no? So, that's why, meron lang din talagang allowable na number of sessions in a week. Kung ilang areas yung pinagawa mo, no? So, kaya dapat talaga may doctor na anong parte ang tinitira nitong fat cells po talaga? Sa tiyan, sa braso? So, fat cells po. Kung nasa ng fat cells, so, usually most common would be dito sa tiyan, sa bilbil. And then, yung sa mga babae, dito yung mga braso natin dito sa posterior arm na sa likod. Yun. Yun po yung hinihit niya, no? But of course, how do you call that? Advisable po yan or recommended dun sa talagang malalaki yung fat yeah. deposits nila, no? Fat pulses. Now, ano naman yung difference ng RF or radio frequency machines? Ang RF naman, RF energy ang dinideliver niya. Ang ginagawa niya, kasi pong mainit po yan yung RF na procedure, no? So, the higher, the better. The problem lang is, doon na nagkakasukatan eh, kaya mas mahal yung ibang machines versus dun sa iba. The higher, kasi the better. However, hindi gusto nating mainit sa loob, pero dapat hindi masusunog ang balat. Okay? So, it should have the capacity to protect naman yung skin, no? Pero makakapenetrate siya sa loob. Hindi so, pwedeng sauna na lang. Sauna, yeah. I mean, that can also be, pwede rin po yun. Kasi magpapawis ka, iba naman yun. Okay? Pero kasi itong pinag-uusapan, yung kanina pong naunahan natin na i-mention, yun po yung local fat deposits versus sauna na talagang systemic, lahat talagang pawis ka. Okay? And ito naman, sa sobrang taas ng temperature niya, natutuyo na dehydrate ang fat cells, nawawala yung water content. So pag nawala na to, so nagsishrink siya. Hindi siya ganong kasing effective ng cavitation when it comes to fat trimming. Pero it's good for firming up. Kasi it will stimulate po yung mga cells na nagpo-form ng collagen. Mahal ba itong mga procedures? I mean, ballpark figure. Okay. So, yung cavitation, it would range from 1,500 to probably like mga 6,000 per session. So, depende. Marami namang promos available, di ba?